naging results. Dahil meron ka wisdom. No? Hindi ka kukunti na lang yung errors na ika nga. Yun yung wise man eh. Yun yung wise woman. Hindi yung lagi kang may regrets. Mali na naman. Mali na naman yung nailuto ko. Hindi nagustuhan. Napadami yung patis. Napadami yung asukal. Bakit ba yun ang nabili ko? Bulok? No, sabi ko na nga ba, may amoy eh. Tapos, yung damit, hindi nila nagustuhan. Ang pangit. Kakainis naman ako. Bakit binili-bili ko pa yun? No? So, yung mga ganon, yung everyday life na pagka dumidiskarte ka, tama. Di ba, ang sarap nun? Yung padami ng padamihan habang ikaw ay nagiging wise, dumadami yan, natutuwa ka sa mga decision mo. At, anong pang sabi rito? Equity. Fairness. Laging fair yung mga dealings mo. Hindi ka sobrang tumubo. No? Hindi ka rin palugi. No, equity. Merong kinainisan si Luz na kaibigan ko kasi laging palugi. Sabi niya, huwag kang gagaya dyan, daddy, ha? Palugi yan, eh. Bibili ng marami, tapos bebenta ng mura. Kasi hindi bumenta. No? Bumili siya, Brad, ito na. Ito na talaga, kikita na ako dito. Tapos walang bibili, kaya, sige, binenta ko na. Brad, pwede ba bilim na lang to? Binili ko 1,000, 100 na lang. Kumbaga, no, lagi, di ba, ang hirap nun, hindi ka wise. Na tatawagin ka ng asawa mo, hindi wise. At tatawagin ka ng mga kaibigan mo, hindi ka wise. Hindi equity. No? So, yan ay nangyayari. Meron kang judgment, justice, and equity. Pag na-achieve mo na yung higher wisdom, yung pataas na ng pataas ang wisdom mo. At ano pa, to give subtlety to the simple. Yan. Alam nyo, pag sinabi yung word na subtlety, anong naiisip ninyo? Subtlety. Diba, ano yan? Negative. Diba? Kasi, sabi ng, the serpent is the most subtle among all the creatures of God. And he tempted Eve. No? Yung nangyari dyan, subtle. Okay. Pero, sinabi rin ng Panginoon, be wise as serpent. So, may connection yung serpenthood. Subtlety ng serpenthood sa wisdom. Ibig sabihin, halimbawa, yung subtlety, sinasabi dito, to give subtlety to the simple. Okay? Kumbaga, low profile ka. So, yung pagka ikaw gusto mong maging ma-effective yung salita mo, hindi nakakasakit. Subtle. Yan. Hindi ka, kung bumalandra ka, prang ka masyado na lahat ng tao offended. O, nasabi mo nga yung gusto mo, na-appease yung ano mo, yung mind mo, kasi naibulalas mo yung gusto mong sabihin, na-offend naman lahat ng tao sa'yo. Hindi subtle yun. Diba? Sabi rito, pag wise ka na tao, pag natutunan mo na ang tamang wisdom, magiging kang subtle. Marunong kang dumiskarte ng salita. No? Yung frankness mo ay bababa mo ng mga 2 notches. Para pag salita mo, instead of offense, blessing. Yun. Dapat nakaka-offend. Dahil talagang puna ang gusto mong sabihin. Pero dahil tama yung pagsasalita mo, blessing. See? You can turn an offensive word, offensive rebuke, to a blessing. That is wisdom. It takes wisdom to do that. So, we need wisdom. We are encouraged to have wisdom. To give subtlety to the simple, to the young man, knowledge, and discretion.
So, pag meron ka raw knowledge, kasama niyan, discreet ka. Yung mga ginagawa mo, yung approach mo, ay mayroong finesse. Yan. Meron kang diskarte na hindi brusko, hindi fresh. Meron kang tact. Alam niyo yung tact? T-A-C-T. Look it up. Ano yung tact? No? May diplomasya, may technique. Yan. Yung diskarte mo, eh, hindi presko. Yan. Marunong kang magsalita ng salita. Alam mo, may nagmumura ng nagmumura sa tabi mo. Oh. Ano ka ba? Di na ba, puro naman kademonyohan yung nasa bibig mo? No? Imbis na, misan eh, sabi nga eh, ano yan, rebuke a fool according to his foolishness. Misan may yung napupuno na, no? Pero bago mo ka mapuno, dapat meron ka munang pinupuno. Kumbaga, wag yung puno ka kagad. Yun na sinasabi nito, discretion means meron ka dapat na stages. Hindi yung lagi kang puno. Ngayon lang kayo nagkita, sasabihin mo, punong-puno na ako sa iyo, ha? Magugulat yung tao sa iyo. Ha? Ngayon lang nakamali yung tao. Isang beses pa lang yung pagkakamali. Ano ka ba? Punong-puno na ako sa iyo. Dapat unti-unti. No? May pasensya muna. Okay? Tapos susunod nun, medyo magsasalita ka na. Pagkatapos magsalita ng magandang pakiusap, ay medyo ano na, may paalala na. Yan. May stage. Okay? Kasi meron naman talagang, wala talaga eh. Hindi talaga, kahit anong paalala mo, wala eh. So, yun na yun. Pero hindi ka dapat dun mag-umpisa sa highest stage of offense. Yun yung being discreet. Okay. So, sabi rito sa verse 5, sabi sa verse 5, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel, unto wise counsels. Yan. A wise man will hear. Pagka, eh, si ganyan ang diskarte ni Solomon eh. Sabi niya, fools despise wisdom, but a wise man, rebuke a wise man and he will love you. But rebuke a fool and he will hate you. Yeah. So, ano mangyari? Pag may nirebuke ka, tapos nagalit sa'yo, ay, fool. Identify mo yun, sinasabi ni Solomon na fool. Kasi sabi ni Solomon, so, i-quote mo na lang sa kanya yung verse. Hindi mo na kailangan sabihin full siya. Brad, pakibasa nga yung ano, Proverbs. Yan. Huh? Lalong nagalit. Okay. So, sabi rito, a wise man will hear. Nakikinig ba tayo? Nakinig ba kayo? Okay. Wise kayo. Ayan. A wise man will hear and will increase learning. Yan. So, ang gusto natin, ma-identify tayo dun sa mga sinasabi ng Bible na biblically wise. Merong wise in his own conceit. Huwag kayong ganun. Huwag tayong ganun. Wise in your own conceit. Ano ibig sabihin nun? Akala mo sa sarili mo, wise ka. No? Yung batang Santa Cruz, yan. Batang Santa Cruz ako, wise ako. Di nyo ako maiisahan. Bira kami yung mga nandedekwat dyan. Tapos ako ang gaganyanin mo, hindi pwede. Yan. May mga batang Arlegi, yan. Batang Antipolo. sa Sampaloc, sa UST, nako, ang dami mga batang-batang dyan. No, ingat kayo sa paglalakad dyan. Oh. May mga ano yan, lalo na yung malapit sa release ng trend. Yan, yung Arlegi at saka Antipolo yan, no?
may mga ganggang yan. At ang sa tingin nila sa sarili nila, streetwise. Yun. Streetwise. So, hindi mo sila maiisahan. Yun yung tinatawag na wise in their own conceit. Pero dapat tayo, biblically wise. So, what is a biblically wise man or woman or child? He who hears instruction from the Word of God. Yun. So, the moment, yung palang pagpunta-punta natin sa church to hear the instruction of the Word of God, makes us wise and wise and wiser and wiser. Nag-i-increase ng wisdom natin yan. No? Yung pag-attend natin. Kaya, maging habit natin yun, not to miss. Dapat tayo ay nagkakaroon ng feeling of kulang yung araw ko, kulang yung linggo ko kasi hindi ako naka-attend. Kulang yung araw ko kasi hindi ako nakabasa. Kulang yung araw ko kasi hindi ako nakapag-pray. Kulang yung araw ko kasi, kulang yung buwan ko kasi hindi ako nakapagbigay. Hindi yung, nakalusot na naman ako sa hindi pagbibigay. Amen! Amen pa, no? Nakalusot. No? Dapat, ikalungkot ng isang anak ng Diyos na hindi ka nakabasa, hindi ka naka-attend, hindi ka naka-witness. No? It has been a chance, nagkatabi kayo. Tapos, hindi mo man lang nasabi na you're a Christian, you're a believer in Jesus Christ. Kanina, magbiyahe kami sa Buraida. Paano ang mga Egyptian po? Paano kaya sila, ano kaya sasabihin ko? At least sinabi ko, pwede ba akong pumisita sa Egypt? Yes, welcome. Pagkatas ng Egypt, pwede bang pumunta ako Israel? Huh? Why? Nagulat, laki ng mata. Why? Because I am a Christian. I want to know where my Lord was born. I want to see where he was, where he walked. So, tumahimik sila. Bakit? Kaya ganun yung tao na to. Gustong pumunta sa Israel. Sabi niya, we are Egyptians. We don't care about Israel. Sabi niya ganun. So, na, by God's grace, naging palaisipan sa kanila yung maliit na ano na yun, na usapan na yun. No? At it could lead to more in the future. No? Sabi rito, a wise man will hear. And what will happen? You will increase learning. When you hear, and you're a wise man, and you're a Christian, you're a child of God, it is inevitable that you will increase learning because God uses His Word to increase your learning. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. And a man of understanding shall attain unto wise counsels. Ano mangyari daw? Once you hear, you increase learning. And once you, the moment you keep hearing, you increase, keep on increasing learning, there will come a day that you will attain wise counsels. Pwede ka nang mag-counsel. At yung counsel mo tama kasi biblical. Pag may lumapit sa iyo na naghahanap ng solusyon sa kanyang problema, ang ibibigay mo, salita ng Diyos. Kasi wise ka na eh. Biblically wise ka na. Hindi mo bibigay yung opinion mo. Hindi mo bibigay yung opinion ng TV or yung opinion ng magazine or yung nung Mills and Boons. Hindi mo bibigay yung opinion nila Boy Abunda o ni Chris Aquino. Kung nang bibigay mo, yung galing sa salita ng Diyos. Yan ang laman ng bibig mo, yan ang laman ng isip mo. Sabi nga nung isang preacher, kung ikaw ay sobrang saturated ng salita ng Diyos, pati pa nag-inip mo salita ng Diyos. Yun ang napakasarap, no? Nananag-inip ka tungkol sa nabasa mo sa salita ng Diyos, nangyari na ba sa atin yun? Yung tulog ka, tapos panag-inipan mo na nag-witness ka. Na panag-inipan mo na nag-share ka.
na pinag-inipan mo, na nagpe-pray ka, tapos na-answered yung prayer mo. Sarap nung panag-inip na ganun. Karamihan ng panag